Hello mga FB friends at sa mga YouTube subscribers na patuloy na sumusuporta at nag-share ng mga videos na nandito sa mga wisdom mula kay Teacher Bess. Ngayong araw na ito, we're going to talk about passion. Pag-usapan natin yung passion. Ano ba yung passion? Passion is actually the fuel for being. Pag meron kang passion, meron kang drive, meron kang something that pushes you. Ano ba yung sabi natin minsan, na-stress na ako sa buhay na to, and yung stress, ang tingin natin, lahat negative. Pero alam niyo yung passion is also a stress. Passion is a good stress. Ito yung nagpo-push sa iyo kapag mga araw na parang tinatamad ka. Alam niyo yung technique ni Teacher Bess kapag ka gumigising siya sa umaga tapos parang ayaw niyang bumangon kasi mas masarap mag-in-in sa kama, mas masarap mag-relax. Alam niyo, sinasabi ko sa sarili ko, ikaw, Bess, inuutusan kitang bumangon dyan sa higaan. And then, magugulat ka na lang, babangon ka na lang. Tapos, pagkatapos mong bumangon, another triumph in life na kailangan mong pagtagumpayan, sasabihin ko sa sarili ko, Bess, maligo ka na. Inuutusan kitang maligo ka na. Kailangan kasi may nagpupush sa atin dahil alam natin, maikli lang ang buhay and kailangan natin na ma-accomplish ang ating vision sa maikli nating buhay. Ang passion ang magbibigay sa iyo ng sail para ikaw ay mag-move from one direction to the ends. Kasi you'll see later in life, naalala ko nga kahapon, as I illustrated dun sa isa sa mga sharing, nung pinag-aralan namin sa psychology, yung geriatrics, yung tungkol sa pagtanda. Pag ilalarawan daw natin sa isipan natin ang pagtanda, ito daw yung typical na picture. Nakikita natin yung mga matatanda na nakaupo sa tabi ng bintana, sa rocking chair, at nakasilip doon sa bintana. Bakit sila nakasilip sa bintana? Sabi ng professor ko, the very reason behind bakit sila lagi nakasilip sa bintana is because nire-review nila ang kanilang buhay sa bintana ng buhay. Tinitingnan nila, nung mga kabataan ko, ano ba ang mga na-accomplish ko? Ano ba ang mga nagawa ko? And kapag nakita nila doon na maraming mga makabuluhang bagay silang nagawa, nakatulong sila sa maraming tao, nagkakaroon ng sense of accomplishment, nagkakaroon ng sense of legacy. Nagpapaalam sila sa mundo na masaya, na mayroong natapos. But pag tumingin ka sa bintana ng buhay mo at nakita mo na yung panahon ng kabataan mo, naglalaro ka lang, marami kang binigo, marami kang mga inaksayang panahon, marami kang biso, at dahil doon ay nakita mong sa iyong buhay, sa iyong kabataan ay naging malungkot ka dahil ang dami mga discouragements. Alam mo, pag dumadating yung panahon nire-recall nila yung mga bagay na yun, they end up hopeless, they end up in despair, and dahil doon mas nagiging malungkot sila sa buhay ng pamumuhay bilang matanda. And so, realizing that we need to accomplish something, we need to fuel up, we need passion, kailangan natin na i-drive, i-push yung ating sarili para marating natin yung mga bagay na kailangan natin ma-accomplish. Magkaroon tayo ng sense of accomplishment and sense of legacy dahil nagawa natin ang pinakamagandang desisyon ngayon pa lang. Have passion in life dahil yan ang magdadrive sa iyo towards success. Maraming salamat mga FB friends. Natapos na naman ang ating sharing ngayong araw na ito. See you on Mondays, Wednesdays, and Fridays every 7 a.m. Nagpo-post po tayo ng ating mga videos para meron kang inspiration bago ka pumunta sa opisina. Maraming salamat and have a great day ahead. God bless!